Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So our featured NFT game for today is all about Kingdom Clash. Bali guys, ito yung continuation ng kanilang beta test na hanggang ngayon is ongoing pa rin yung kanilang beta test guys. So pag-usapan natin siya. I'm not a financial advisor or financial analyst. Nandito lamang ako kung bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight na kung saan i-picture natin as ang NFT game. Do your own research pa rin kasi hard and money pa rin naman ang pinag-usapan natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko at di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi ka updated sa mga NFT games na ipipicture ko din sa akin channel guys. So, pag-usapan natin on how to level up our buildings. So, yun guys. And then, bibigyan ko rin siya guys na papasadahan natin yung kanilang white paper kasi meron tayong mga hindi doon na pag-usapan doon sa previous video natin. Okay? So, bali, eto guys, dito tayo ngayon sa kanilang, sa kanilang beta game. Ayan. So, nakikita natin dito on the left side. So, every hour, makakapag-collect tayo ng kanya-kanyang resources. Okay guys? And then, dito naman kung nakikita nyo sa kanilang land plot, nakapag build na tayo ng kanya-kanya nating gold mine. Ayan. And then stone quarry. May build na tayo. Lumber camp. Ayan. And then wheat farm. Ayan. So ngayon guys, so base nga dito sa may resources na to, every hour guys, nagpo-produce siya ng each mineral. So ibig sabihin guys, pwede natin balikan yung ating staking buildings na kung saan nakapag-produce na sila. Kung makikita nyo naman dito sa taas, meron tayong mga quantity na nakapag-accumulate na. Okay? So, sabihin natin mga ilang araw na rin nakalipas, kumbaga na hindi ko yung na-update. So, sabihin natin ganun. So, ngayon, ito yung gagamitin natin guys para makapag-upgrade tayo ng ating buildings. Okay? So, kanina, nag-start lang ako mag-upgrade. So, ngayon, na level up na natin to. Kung titignan nyo, ito 200 na siya, 280, 225, 85, 165. Level 2 na siya guys. So, meron palang indicator dito kung anong level na niya. Okay? So, na level 2 ko na yan. Etong isa, kung titignan nyo, stone quarry na isa, level 1 pa lang siya. Okay? Para i-level up natin siya guys, ito lamang yung kailangan natin. I-click. And then, meron siyang cooldown bago ka makapag level up uli ng panibagong buildings mo. So, dahil meron na tayong ipon, gagamitin natin to para mag-upgrade tayo ng ating mga buildings. Pero guys, in reality kasi, in actual games, minsan kasi nauuna natin gawin yung parang mas magtabi tayo ng ating mga naiipon kasi nga syempre kahit pa paano makapag-ROI tayo, di ba? So, it's up to you guys sa diskarte nyo kung gusto nyo i-sell agad or kung gusto nyo mag-upgrade. Nasa atin yung decision, wala, hindi ko pinangahawakan yan kung makapag-start kayo rito. Nasa inyo pa rin yan guys. Kung mas uunahin natin yung ROI or mag-upgrade ba tayo ng buildings. Okay? So, ito ngayon guys, binibigyan ko kayo ng idea kung paano yung gagawin natin throughout the game. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ngayon, magle-level up tayo ng ating stone quarry. I-click ko lamang to. And then, kung confirm yan, syempre, magtatanong yan ng confirmation. And then, confirm natin siya, and then success. Okay? So, meron siyang 30 minutes cooldown bago natin siya magamit uli. Bago tayo makapag-upgrade uli. Ayan. So, kagaya na sabi ko kanina sa inyo guys dito, kada level, tumataas yung ating cost ng resources. Okay? So, the higher the level, mas mataas yung cost. Ayan. And then, dito naman, ito naman yung wheat farm. For example, gusto natin itong i-level up. So, click lang lamang natin yan. Ayan. And then, para ma-level up natin siya. Ayan. So, meron siyang 15 minutes maximum para mag-level 2 siya. Ito guys, na-level 2 na natin. Oh. So, kita nyo naman, di ba? And then, ito yung mga required na na cost. And then, every hour, mas mataas yung pinoproduce niya na food. Ayan. So, tingnan natin to guys kung pwede natin ma-upgrade. Pero alam ko kasi dalawa lang yung maximum. Okay? So, lumber camp, try natin i-level up. Oh, yun nga. Bali, every guys, every buildings, dalawa lamang yung pwede nating
Within the game itself, dalawa lamang yung pwede nating ma-upgrade na buildings. Okay? Understand na yun. So, yun. Naintindihan na natin. Mas maliwanag na yun, di ba? So, ngayon, antayin lang natin to na matapos after 15 minutes. And then, eto naman yung isa pang gold mine na dapat nating i-upgrade din. Kumbaga, para magkaroon tayo ng balance ng resources na napuproduce. Okay? And then, so far, wala pa ako nakikita kung paano natin to mai-increase. Eto, itong mga, ano na to guys, itong ating storage na to, kung paano natin siya madadagdagan. Okay, wala pa tayong makitang ano, information. Pero base dito guys sa kanilang ano, sa kanilang white paper, yan nga, ito yung kanilang mga resources na kailangan natin, yung wood, gold, stone, and food. Yan. And then, kapag nilalaro na natin guys yung actual game, okay, yung lahat ng resources na to, kakailanganin siya sa construction buildings, upgrade buildings, gaya nung ginawa natin, nung nag-construct tayo, at dun yung nag-upgrade. Kung nakikita nyo, meron pa tayong mga extra na hexagon boxes doon sa ano, hexagon na figure, ay hexagon drawing, nakikita nyo, na blanco. So, yun, yung panibago natin i-build yun in the future, in the coming days na update ng game na to. So, magkakaroon tayo ng training troops, research troops, and then forge weapons. So, yun yung mga abangan natin na next update ng game na to. Okay, guys? And then, yung tanong ko rito kasi, guys, ang isa pa rin dapat nating malaman dito kasi yung tokenomics, gano'n nga ba ka-stable yung kanilang magiging tokenomics aside dito sa mga burning process na to. Kasi ito guys, ano lang naman, di ko naman sa nila lang siya, pero ano na kasi to guys eh, part na rin naman kasi to ng game, okay, yung mga burning na to, part na to ng game. Pero iba pa rin kasi guys, pag meron tayong tokenomics na maliwanag through the game, gaya nito, coming soon pa lang siya, diba? Ibig sabihin, wala pa silang nilalatag na papaano nga ba magkakaroon ng sustainability yung kanilang token sa Wax Alcor. Kasi guys, yung Wax Alcor, yun yung pinaka tinatawag natin na pwede tayong makapag-produce ng outside market, outside in-game na kung saan pwede tayong makabili ng extra token. So, gaano ba nila ma-sustain yung kanilang token in the coming days pag nag-launch na yung game? Kasi nga, yung tokenomics, hindi pa ready. Pero may NFTs na tayo guys, ready na rin, in the coming weeks, ready na rin yung kanilang game. Mag-launch na rin sila. So, yun yung mga dapat nating malaman. Okay? So, eto pa guys, yung isa pang gusto kong anuhin, iklaro sa inyo. Wala rin kasi to guys doon sa previous white paper na inano ko, na na-discuss ko sa previous video. Kailangan din pala natin guys ng lands. Okay? So, sabi dito, to be able to play Kingdom Clash, you will need a land plot NFT. Without a land plot NFT, you cannot build your town because every single land plot will contain a unique set of coordinates in this virtual world. So, isa to guys sa kailangan natin malaman, pero wala pa rin siyang masyadong detail. Okay? Coming soon pa rin. So, ito yung mga question na dapat masagot natin sa mga next video natin or sa next announcement nila. And then, civilization guys, ito wala rin to sa previous video ko, tong mga civilizations na to, yung Gangs, Yasuda, and then Imunabi. Okay? And then ito guys, yung main characters nila, sabihin natin ito yung ano, sa speed of troops, ang pinaka high si Yasuda, kumbaga parang tipong assassin class siya. Si Gangs naman, may pagkadating nito yung tank siya, kaya siya tinatawag na speed of troops very low. And then si Imunabi, yung medium naman. Ayan. Ito yung mga klase, sabihin natin guys, difference ng kanilang mga class kung paano sila nagkakaroon ng mga movement sa within the game. Ayan. So dito natin makikita yung mga ano, yung mga information na to. Ayan. So update ko na lang uli kayo guys sa next video natin sa ating magiging ano update dito sa ating beta test game. Ayan. I hope guys nagustuhan nyo yung ating on how to upgrade buildings sa Kingdom Clash.
/NFT game beta test. Ayan. Like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell button para like ang updated sa NFT game na ipipicture ko din sa aking channel, guys. Stay tuned always. God bless and peace out.